I need somebody. You make me. Hello guys, good morning again. Ayun, medyo pasensya na kayo, hindi tayo nakapag-upload mga more than 2 weeks ata kasi medyo na-busy. At saka hinihintay ko kasi itong pag-meet up namin sa mga kasama ko na RFI riders lahat na nandito sa Negros Occidental. Kasi itong kasama ko na si Rogel, siya yung nag-create ng page ng RFI sa Negros Occidental. So, ako yung nagyaya na sabi ko mag-ride tayo para mag-meet tayong lahat. Kasi gusto ko mag-meet yung mga RFI riders para at least naman magkita-kita kami dito. Para at least dumami tayo. Yun. So, eto ngayon yung usapan namin 6:30 a.m. Magkikita kami sa isang place which is here in Bacolod City. Pagkatapos, naghihintay kami ng kasama namin hindi sumipot. Kasi maraming nagawa, busy o kung ano dyan, hindi ko alam. So, sabi ko, tara na lang, Pabs, na diretso na lang tayo sa DSB, which is the DSB, Don Salvador Benedicto. Doon kasi talaga pumupunta yung mga rider every Sunday, yung isa sa pinakamaganda. Kasi yung community rider ng Bacolod City, dumadami sila. So, napakaganda ng place, napakaganda puntahan. So, mag-i-enjoy ko po kayo. Marami na po akong video na nagawa dyan, marami na po akong napapakita sa inyo ng mga place dyan sa DSB. So, ini-invite ko po Luzon, Visayas, Mindanao kapag mag-ride po kayo. Gusto niyo po mag-enjoy scenery, maganda yung weather, maganda yung alam niyo naman yung Bacolod, friendly mga tao dito. So, ini-invite ko po kayo. So, doon kami magkikita kasi sabi ko, tara na Paps, diretso na tayo kasi nakakahiya sa mga kasama natin doon. Kasi ibang-ibang lugar kami. Isang lugar kami sa Negros pero malayo yung mga place nila. So kaya parang nahihiya din ako na naghihintay yung mga kasama namin. No? Kaya sabi ko sa kanya, tara na, sobra-sobra na yung binigay natin na time na paghintay. Almost 1.5 hours ata yung hintay namin. So sabi ko, tara, katawin natin para at least pagdating natin doon, medyo hindi naman nakakahiya sa mga kasama natin na naghihintay doon. So ayun, so dumiretso na kami, umalis na kami. So mag-enjoy na lang kayo guys. Marami pa po tayong video na ipapakita about the RFI, mga review ng mga kasama ko kasi mga version 1 yung sa kanila, may version 2 din yung sa akin, version 2. So makikita po natin yung kaibahan at saka kung ano din yung mga makoment nila sa mga version 1 na nakuha nila. So para at least naman malalaman natin kung ano yung magandang maidudulot ng RFI, may masama ba, may downside ba, may mga mag-okay ba, may mga ganun. So at least malalaman natin. So guys, watch out for the video and enjoy. Ito pala yung kasama ko na si Rogel. Siya yung nauna kasi sabi ko ikaw lang mauna, Paps, kasi kukuha ko ng video. Kaya yun, mega shout out sa'yo dyan, Paps Rogel. So maraming salamat at nakapag-ride tayong dalawa kahit tayo lang pumunta pa. Akyat. So happy naman tayo. So ganun. Guys, enjoy the video. Dito niyo po makikita kung gaano po karaming rider yung pumupunta po sa DSB. Every Sunday po, ito na po talaga yung hilig ng mga rider dito. So nag-enjoy po talaga kami pag Sunday kasi alam namin na marami na namang umaakyat. Kasi nauuso kasi po talaga yung pagpipicture-picture dun sa mga rider. So mag-enjoy po talaga kayo. At saka napakaganda po ng view, marami pong kapag kapit ka doon, makakain ka ng mga native food dito sa Negros Occidental. So, yun. So, everybody happy every Sunday kapag mahilig ka talaga sa motor. So,
mag-enjoy ka talaga sa pagra-ride. Ito po, ito na yung Morsha, which is parang municipality yung bago ka umakyat sa Don Salvador. Ayun. So dito po talaga kami dumadaan. Pagkakaliwa mo, didiretso ka na po. Ayun, so medyo yung takbo namin dito, medyo binibilisan namin ng konti, medyo 100, 90, 100, yung ganun. Kasi nahihiya kami sa mga kasama namin na naghihintay na doon. So kailangan medyo mawala naman yung mga inip nila. Kaya medyo binibilisan namin ng konti. So ayun, so at least happy naman kami at safe naman yung ride namin. Nag-i-enjoy naman kami. Sa RFI, wala naman po tayong problema. Malalaman po natin yan mamaya. Comment ng mga kasama ko, which is they own already the version 1. So medyo matagal-tagalan, medyo na-experience na. Ayun po, enjoy the video po again. Ayun, nakita-kita na po kami. So eto po ngayon, papunta po kami ngayon ito sa Stone Peak. Kasi ito yung spot talaga na sabi ko doon tayo mag-interview, mag-usap-usap kung ano yung ma-comment nyo sa RFI natin, sa condition ng motor, kasi kayo may mga version 1 na. So doon tayo mag-usap-usap. So ngayon, anim po kami ngayon nagkikita-kita dito. So first time na nagkita kami na anim, so nag-enjoy naman po kami. May galing Calatrava, may galing Sagay, Negros Occidental, may galing La Carlota ako, which is from Baguio City, tapos yung dalawa from Bacolod. So magmi-meet po kami na at least nakapagkilala, nag-enjoy, nag-usap-usap kung ano po yung mga kailangan gawin. Hopefully po madadami pa po tayo. Let's hope and pray na magiging safe lang po yung mga riders ng Bacolod City, mag-enjoy lang po tayo. At sa RFI po, yung sa mga sumusubaybay po sa RFI po natin, yung mga nag-subscribe at saka nagtatanong po tungkol sa RFI po natin, huwag po kayong mag-alala. I will keep you posted kung ano po yung mga dapat mga problema, kung ano yung mga magagandang resulta. Ayan, sasabihin po natin talaga yan para at least po may heads up na po tayo. Kung hindi pa kayo naka-on ng RFI, at least makukuha po natin. At saka shoutout ko na lang po yung mga kasama ko. Ayun, mega shoutout po kay Yael at saka sa wife niya. Kasi si Yael po, may lakad po talaga sila ng wife niya. So, nag-ano lang siya sa amin na, sige, sasamahan ko kayo sa Stone Peak kasi doon talaga yung destination na gusto ko puntahan para doon kami makapag-kwentuhan, makapag-interview kasi napakaganda po ng lugar. Mayroon po akong video niyan. Check out sa video ko po. Nandun po yung Stone Peak na pinuntahan po namin. So, mega shoutout sa iyo dyan, Yael. Mega shoutout sa iyo dyan, Yael, at saka sa wife mo na pumayag sa amin na samahan kami. Nagpaiwan na yung wife niya kasi may mga friend din sila. So, syempre, ayaw din niya na maano siya sa mga friend niya. So, maraming salamat po, ma'am. At least, pinayagan mo po si Yael na kapag interview po ako sa kanya, nakapag-usap-usap kami kahit konti. Ayun. So, maraming salamat. Mega shoutout sa iyo dyan, Yael, at saka sa wife mo. Thank you so much. At didiretso na po kami papuntang Stone Peak, pero may dadaanan po muna kami sa Bukana. I think Bukana is the name. Hindi ko pa po kabisado, pero ayun, parang Bukana. Ayun, at saka mega shoutout din kay sa kasama namin na si Pops J. Ayun, maraming salam from Calatrava. Thank you so much, Pops J. Ayun, mega shoutout again. Isang kasama po namin from La Carlota City. Siya po ay from the south. Pagkasama po kami from bago pa ko, La Carlota siya. Mega shoutout sa iyo dyan, Pops Rem. Ayun, mega shoutout sa iyo dyan, Pops Rem. Thank you so much. At syempre, hindi mawawala yan sa pag-shoutout dyan. Mega shoutout from Sagay. Mega shoutout sa iyo dyan, Pops Ronel. Ayun, maraming salamat. Siya yung pinakamaliit sa amin. Baliktarin nyo na lang. Ito guys, meron po kaming dinaanan dito. Ito po sa Bukana, which is napakaganda po kasi makikita mo po lahat ng mga riders dumadaan po. Ayan, konti pa lang po yan ha, hanggang sa dulo po, hanggang sa
dito po sa kanan namin, tapos dito po sa kaliwa, sobrang dami pong nagra-ride. Kaya nag-i-enjoy po kami, na nakatingin lang, nanonood. Ayun po, mag-i-enjoy po talaga kayo dyan. So, makapunta po kayo dito. I hope na mag-enjoy kayo. Nandito na po tayo sa Stone Peak. Makikita na po natin yung mga itsura ng mga motor po namin dito. Nandito na po kaming anim. Ayun. Ay, isang yellow. At saka po yan yung gray sa akin. At saka yung red. At saka po yung tatlong black. Ayun. Yan po makikita po natin yan. Napakaganda po ng mga itsura ng mga motor. So, happy po tayo at tayo po ay nagkikita-kita. Ayun, maraming salamat. Interview portion na po tayo kasi gusto ko po talaga silang ma-interview. Guys, mag-interview tayo ngayon sa kasama ko, si Pareng Ronel from Anapla. Negros Occidental din siya, so interviewin ko siya yung tungkol sa RFI niya. Version 1 to sa'yo, pre, no? Version 1. Ito pala si Pops Ronel. Musta, Pops? Kamusta yung biyahe galing sa Manapla? Ilang oras? Ito malamig. isang oras kala. Ito yung motor niya. Ito yung motor niya, version 1 ng RFI. Ito yung mga katrupa namin ngayon, first time namin nag-met. So, yun, happy kami ngayon na nagkita-kita. So, Pops, ano masabi mo sa motor mo? Sugnaw kasi magsi-6 months na to sa akin. Ah, okay. Maganda yung performance niya kasi malakas yung makina. Yung vibration pag nasa ano lang arangkada. Pero okay. Pag diretso na, ka na, wala na. Okay na. Pwede wala na, pa-relax ka na lang. Ayun. May mga minor issue pero naaga pa naman. Okay. Ano usually yung minor issue na nakikita mo pa? Sa ngayon yung minor issue nito is yung battery. Yung talagang battery, dami, ano? Oh, yung lumulobo, sabi yung nila. Saka yung pinaka minor issue, yung alam mo yung napapalingon yung mga bits sa'yo. Yun ang pinaka maganda. sige, maraming salamat, pre. Thank you. Salamat. Ito naman yung isang kasama namin, si Yael. Galing Bacolod, di ba? Galing Bacolod. Ito yung kanyang RFI. Red, gloss red yung sa kanya, version 1 din yung sa kanya. So tatanungin natin kung ilang months na, kamusta yung performance. Ayun, so Pops, musta? Kamusta yung biyahe? Okay lang. Mainit? Hindi mainit, okay lang. Medyo malamig na mainit. So anong masabi mo sa RFI mo? Yung performance ng RFI. Okay. Okay din naman, pantapat sa ibang brand. No to brand wars lang tayo, ha. Okay lang naman yung yung performance niya. Okay. Pero magpa 5 months na kasi yung RFI ko. Okay. Bali yung ano niya lang sa yung ano niya, yung battery. Okay. Mabilis maglobo at saka lumobo, yun ang sabi nila. Oo. Dapat i-check mo palagi yung battery mo. Okay. Pati yung speedometer cable. Dapat i-check mo kasi parang ano sa eh. Oo. Maluwag, parang ano ka. Oo, so kailangan medyo i-adjust natin yung ano. Para di siya madali mag-utol. Oo, kasi yun ang sabi daw, kasi parang medyo straight siya dito.
kailangan medyo maluwag konti kasi yun ang mga nakikita nilang diferensya. So at least so far wala ka namang issue na sa gas consumption, okay naman. Sa gas consumption okay lang. Okay naman, no? Sa mga akyatan, okay, kahit na matirik, okay lang, no? Ayun. So sige, maraming salamat, Pops. Thank you. At saka ito naman yung isang kasama ko, si Pops J. Ito kasi, talagang maasahan natin to kasi nasa Rusi talaga to nag-work. So, malalaman din natin kung ano yung mga problema. Ito yung motor niya, version 2, matte black. Ayan, ikita po natin yan. Ayun. Pops, ano masasabi mo sa ano? Kumusta? Kumusta ang biyahe? Galing pa ng ano to eh? Galing pa ng... Minapasok. Oh, minapasok. Sa saan yan, Pops? Calatrava. Ah, Calatrava. So medyo malayo-layo siya konti. So ayun, kailangan magkikita-kita. So at least maganda, nag-meet up kami. So Pops, ano masabi mo sa motor mo? Ilang months na ba ito? Mag-performance na itong RFI ko sa, sa 17. Wow, bagong-bago. Maganda nice. Performance. Wala pang nakikitang issue sa ngayon. Wow, okay. So sa biyahe mo, okay naman, gas consumption? Matipid. Aabot siya ng 242 kilometer per liter. Wow! Takbong chubby lang yan, Pops. Yan ang maganda. So, kailangan wear proper gear po tayo kasi yan talaga yung kailangan. Dapat importante talaga. So far, Pops, sa mga issue sa makina o sa whatever, wala naman. Wala. So, sa akyatan, walang problema. Maganda. Okay. So, wala ka na masabi. Shout out. Sino yung shout out mo? Mrs. mo or what? Shout out sa Mrs. ko, si Jenny Migalin, Api. Okay. Sige, mega shout out sa iyo dyan. Sige, Pop, salamat. Thank you. Hello guys, ito pa ulit yung kasama namin, si Rem sa from La Carlota. Yes, La Carlota City. So, parang ano kami, parang sa south kami, kaming dalawa. So, ayun, nagkikita-kita. Ito yung kanyang motor. Matte black din. Version 1 to, Pops, no? Yes. Version 1. Siya yung nagsabi sa amin na yung sa experience niya, yung sa cable, niluwagan niya dito. Ayan, makikita natin. Ayan. So, yan yung na-comment niya sa amin na kailangan gawin. Para at least yung speedometer natin magiging okay. So, Pops, musta? Yes. Musta yung biyahe? Okay lang, masaya. Kasi magkasama tayo. Ayan, maganda. Ano mga comment mo sa motor mo, Pops? Well, so far, so good naman siya. Naman masyadong... meron sa mga minor issue talaga. Kaya yung sa akin, lately, naputol yung speed cable ko. Okay. Pero, fortunately, tinalitan ng Rusi. Kasi ayun, yun ang maganda. Shout out sa La Carlota, Rusi, no? Yes. La Carlota, may ka-shout out sa inyo dyan. Okay. Tapos ano pa, Paps? Yung mga gas consumption. Gas consumption kasi ano, depende rin naman sa takbo mo eh. Yun, nababagay talaga sa takbo mo. Kung walwal yung takbo mo, walwal din yung kain ng gas. So, ganun talaga yan. So, sa mga minor issues, yun lang, Paps. Yun lang, tsaka yung dati, yung sa fuel gauge ko. Okay. Hindi siya nag-indicate ng accurate. Pinalitan din ng Rusi. Nice. So, shout out sa Rusi La Carlota. Magaling. Kasi, very accommodating sila pagdating sa mga issues ng motor. Ay, wow. Okay. Mega shout out sa dyan, sa La Carlota, Rusi. Sino shout out mo, Paps? Shout out sa mga grupo ko, Mad Piston Bros, La Carlota City. Ayun. Paps, maraming salamat. Thank you. At ito yung last namin na kasama, si Junel. Ang ano kasi siya yung nag-create sa group na magkikita-kita kami sa Negros. So happy din kami. Pops, thank you so much, at least na organize natin na magkikita-kita. Ito yung kanyang motor, first version din. Ang napakaganda sa kanya kasi meron na siyang extra na light dito. So high and low yung lights na yan. Maganda yung ilaw, at saka may top box na siya, oh. Bongga to. Bigatin to si pare, oh. O, Pops, ano masabi mo sa motor mo? Okay naman. Nakapag-test drive na ako ng ADV, NMAX, version 1, version 2. Okay. PCX, hindi ko pa na-try. Click, 150, na-try ko na rin. Uh-huh. So, yung feedback ko is, if i-rate ko yung arangkada nito versus sa ibang brands, wala. Lousy ito sa pag-arangkada. Okay. If i-compare ko sa ibang brands. Yes, pero, yes. Parang ang laro ng RFI, hindi yung sa arangkada eh. Parang dulo, no? Nasa mid and
nasa end. Ah, yung, I see. Yung lakas niya. Okay. Pero kapag city driving, ang ma-advise ko talaga is pakalkal niyo na lang yung pulley niyo. Yung pulley kasi na stuck ni RFI. Kinakalkal ko na yung RFI ko eh, yung pulley lang. Okay. Kaya, so far mas gumanda yung arangkada niya. Mas improved, mas maganda na yung arangkada niya sa arangkada na feel ko nung nag-test drive ako sa ABB. Pero if let's say compare natin NMAX ito, kasi parang NMAX, sa NMAX kino-compare si RFI. So kapag i-compare mo siya sa NMAX, syempre you get what you paid for. Kasi okay. Syempre mahal naman si NMAX. We cannot deny that fact. Si RFI 90,000 yung cash. Pero kung may pang-cash ka sa motor, go for NMAX. Ako, yan ang isasuggest ko. Pero let's say kung gusto mo yung mapormang motor, yung head turner, mag-RFI ka. Okay. At isa pa, kung let's say utangin mo yung motor, mas makakatipid ka sa RFI. 10K. Malaki yung 10K na down payment. Pero yung 3 years to pay mo sa RFI, I think 3,020 sa 3 years. 3,000 something yun eh. Kasama na yung rebated na yan. 3,420 paps. Sige, 3,420. Compare mo yan sa, let's say, NMAX. Magkano yung 3 years to pay mo doon? Mga around 5,000, almost 6,000 per monthly na yan. So, if i-compare mo, mas makakatipid ka talaga ng sobra-sobra kapag inutang mo si RFI versus kapag uutang ka ng ibang brand. So, pero no to brand wars lang tayo. Asa amin yung explain wala, lang wala, namin. Wala sa brand war yan. I'm just stating the difference. Practicality ba? Kasi ako, kapag tatanungin mo ako, may pera ako. Well, siguro, nag-NMAX ako. Pero, hindi, kaya ko naman bumili ng NMAX. Pero, I would go for RFI kasi practical reasons. Ano pa? Sa performance, Paps, wala kang problema? Gas sa consumption? So far, before ko pa pinakalkal, kasi na 5 months na yung RFI ko nung pinakalkal ko yung pulley. So far, wala akong problema sa performance. Ang naging issue ko lang talaga sa kanya is yung TPS. Positioning system or something, basta TPS. Na umaangat or lumalakas ng kusa yung RPM niya. I see. Umaangat ng around 4,000. Okay. Mabilis lang naman na address ni Rusi. Pumunta ako sa shop, sa Casa mismo, may spare parts sila. Wala pang 10 minutes, tapos na. Wow! Okay. So, ano pa? Siguro yung elbow, okay. Ang tambuto mismo, pangit talaga. Yan talaga yung ibang... Ano pa? Tsaka yung battery down, lumulobo, Paps, na-experience mo? It's a common issue na lumulobo yung battery. Okay. So far, may mga nagpalit na ng mga ibang brands. Yung mga nagpalit ng ibang brands, so far, wala pa namang reklamo sa battery. Okay naman. Ano pa? So far, okay na? Wala akong problema eh. Wala ako. So sige, Pap, sino yung shoutout mo? Wala naman. Shoutout, URRCP family. Ayun. Mega shoutout. So sige, Paps, maraming salamat. Sige. Thank you. Ayan. Ayan, guys. Maraming salamat sa mga subscribers ko dyan, sa mga RFI subscribers ko dyan. Maraming salamat po. Ayun po, naririnig na po natin yung mga feedback ng mga RFI users, mga first owner po ng RFI. So maraming salamat po sa mga tropa ko ngayon na... nakasama ko po. Maraming salamat sa feedback niyo po sa RFI. Take note po natin, yung first common po talaga, yung battery po. So, kailangan po natin i-attend po yung mga ganon. I-check po natin parati. So, yun po yung kailangan. Ito po yung dinadaanan namin ngayon, which is the way na po, papunta na po pauwi. Kasi medyo rough road po dito pag pumasok ka ng Stone Peak. So, pag pumunta ka ng Stone Peak, meron silang part na rough road.
Yun. So, napakaganda po talaga ng view. Check out my other videos na nag-vlog din po ako dyan tungkol sa Stone Peak. So, maraming salamat. Kung gusto nyo i-visit yung lugar, napakaganda po. Napakalamig, napakaganda ng lugar. Meron po silang pwede kang makapag-order, makakain, makapag-pate. So, mararecommend ko po talaga yung lugar. Ito po yung dinadaanan po namin. Rough road po siya, pero yung RFI po natin, isa ka-proud po. Napakaganda po ng gulong. At saka wala po talagang kalampag yung RFI natin. Napakaganda ng pag-grip ng mga plastic. So, I'm very happy sa performance ng RFI po natin. So, sa mga na-experience po ng mga kasama ko, which is mas matagal po sila naka-own ng RFI, i-take note po natin yung mga sasabi nila na mga diferensya, na mga okay na mga resulta ng RFI. Pero kailangan po natin i-attend yung mga sinabi po nila kasi experience na po yan. So, sa mga gusto pa pong kumuha ng RFI, yun na po yung masasabi po namin. So far, wala pa kaming problema. So, guys, I am very, very happy na nakapag-upload po tayo, nakapag-usap po kami, nagkita-kita po kami na magkakasama-kasama naman kami, mag-enjoy kami. So, happy po, and sana po sa mga RFI users dyan sa Negros Occidental, magkita-kita po tayo kung sino pa yung hindi nakasama. Magkikita-kita po tayo. Ipopost po po yung link ng FB page po namin para at least po maka-join po kayo. So maraming salamat po sa lahat ng mga subscribers. Please do like, subscribe, share nyo na lang po para po marami pong makakita ng mga video po natin at maka-attend po sa mga problema ng RFI. Makikita po kung ano po yung mga diferensya po ng RFI, at least makarating din po sa Rusi, at saka at least ma-upgrade po nila. So maraming salamat po. Ito po ay uwian na po. So thank you so much. Maraming salamat. God bless. Ride safe, everybody. Thank you po.